Pagkatapos ng mahaba-habang paglalakbay, nag-decide akong mag-camping naman. Hindi pwedeng hindi ko palagpasin ang Lake Holon dito sa Soccsksargen. Alam niyo kung bakit? Sabi kasi nila, kapag pumunta ka daw dito, magkakaroon ka ng love life. Malalaman natin yan kung totoo ba siya. Ito raw ang tinaguri ang crown jewel of the South. Bukod kasi sa nakakamanghang tanawin ito, itinurong din ito sa isa sa pinakamalinis na tubig para sa mga inland body of water sa buong bansa. Pero noong 2003 pa yun, hindi na ngayon. May dalawang trail papunta sa Lake Holon, ang Sala Cafe at Kule. E ako talaga ng easy trail. Pero dahil tatlong oras na lang ang meron kami para mag-hike dito na lang. Alauna na kami nakarating dito katapos mag-zipline at naghiwa-hiwalay na kami ng The Travel Intern. Required mag-register sa tourism office, kumain lang kami ng lunch at naghabal-habal sa loob ng isang oras sa halagang 500. At sinimula na ang trail ng bandang alas 2. Welcome to Lake Holon, the crown jewel ng South. Na po kayo sa Barangay Sala Cafe for Sala Cafe 12. Excited na ako malamigan. Hindi kasi siya malamigan. We're on our way to Lake Holon, 3 p.m. na, 2 p.m. And it's gonna be 2 to 3 at shutout, 4 hours hike. Yes. Hello, hello sa mga kasama ko. Kakayanin ba namin to? Kakayanin ko. First time kong kumuha ng porter para masarap ang takbo sa trail. Tulad ng sabi ng mga lokal, di hamak na madali nga ang papunta ng Sala Cafe Trail. Dahil perfect ito sa mga beginner at hindi rin masyadong matao, lalo na kapag weekdays. Madali man ang trail na pinili namin, challenging pa rin ito. Okay naman so far. Relaxing, malamig. Ganda kapag walang masyadong tao, especially during weekdays. Kasi kapag weekends na, punong-puno na ito ng tao. Mas gusto ko yung mga ganitong trail, yung malamig, compared sa mga open trail na mainit. Hi! Pinapalo ko ba yun? It's rewarding, peaceful, and serene. 1 hour lang. Sa kabuuan ng trail, dumaan kami sa maraming stations. At ang pinakatumatak sa akin ay yung Kissing Stone. Alam niyo kung bakit? Ayon sa kwentong bayan ng mga lokal at tour guide, milagroso raw ang bato na to dahil ang mga humahalik raw dito ay binibigyan ng love life. Eh, hindi ako humalik. Kaya pala. So, para sa mga single dyan, alam ko kakatapos lang ng Valentine's Day, pero hindi pa huli para humabol. Just arrived dito sa view deck nila at bababa na kami doon. I think we're almost there. Mother, can you see me now? Even when I ache. Suddenly things start tumbling down like fallen leaves. But still I breathe. Finally, makakapag-chill na kami after 3 days of non-stop. 4 hours of sleep. So, yun yung ginagawa ko kapag mga sunod-sunod na travel. Kailangan meron ka talagang reward. Hindi palaging sunod-sunod. And yun, nag-decide akong magpaiwan sa kanila. And kami ni Catfish. Hi! Yun, mag-chill lang kami dito for one night and then tomorrow, Gora na ulit. Kakagulat dahil meron din mga community na nagkalat. Unlike other mountains, this is kinda commercialized. So, thankfully, hindi crowded ngayon kasi kung weekends to, good luck. It's gonna be a long day. Isang buwan din ata akong hindi nag-camp. Isa na to sa mga pinaka-established at organized na campsite na napuntahan ko so far. Siyempre, dahil tayo ay nasa Philippines, expect na natin na may mga fee ang lahat. Meron ang mga kawayan dito kung gusto mo maglagay ng tent. Pero kidding aside, environmental fee ito para sa maintenance ng ating kalikasan. Napaka-convenient mag-camp dito. May CR, pwede magluto, magbangka, at may 7-Eleven din dito sa bundok. Para iwas pagod, nagpaluto nila kami ng tilapia sa mga lokal. Isa pa sa mga matatagpuan dito sa lake ay ang tilapia. Napakarami palang tilapia dito sa South Cotabato. May mga nakasalubong din kami na mga lokal na may mga dalang tilapia na kinukuha pa dito sa lake. Las Cacun! Tilapia! Part 2! Bitin yung apat! Ha? Yung mga tinig-tinig lang siya. Good morning! It's so hot, you know? I woke up.
with this view, lake view. Look at the hangin. Oh my God, it's so hangin. It's like binabag yung line sa tent. Morning. Morning. Ano yan? Pajama, Bes? Yes. You know, you gotta do camping, you gotta do it fast. Kinabukasan, binati kami ng nakamamanghang tanawin ng sunrise. Good morning! Lake, ano ba to? Malimutan ko. Pag ano pala maganda yung view, malilimutan mo yung lupa. Sa mga panahong to, mag-isip mo na lang katagang, para kanino ka bumabangon? Kung ako ang tatanungin, bumabangon ako para sa mga ganitong tanawin, para makarinig ng mga bagong kwento, at para makita ang ganda ng mundo. Sa tulog after 1 week straight, ito talaga yung mga rason ko bakit gusto ko mag-camp. Dahil wala signal, and ito lang, more time with nature. Yes, and we're now heading back to the jump off. Back trail na lang kami ngayon para ano, maabutan namin yung bus. This is a must visit place here in South Cotabato if you want to unwind and chill. I think mas highlight nito yung campsite more than the trail itself. So I highly recommend to stay here for more than a day, for overnight instead of just hiking for detour. This is just the hardest part here, although it's not hardest for me. Dito, going back trail yung packet. Hassle siya, pero kayang-kaya naman if you're physically fit. I recommend ko talaga ang Lake Holon para sa mga taong gustong ma-experience ang hiking. Mararamdaman nyo na masarap mapagod. Mawawala lahat ng iniisip mo. Touchdown, view deck, kita-kita natin dito yung buong Lake Holon. So, nandito lang siya. Nag-track din ulit kami pataas after noon. Hindi na namin ito nadaanan kahapon. So, yan. It's a breathtaking news. At nang marating na namin ang peak, dito ko naramdaman kung gaano ako kalaya. Ibon yan. Malaya sa mga pangamba, malaya sa mga pag-aalinlangan. So yes, I get to do what I love. And sometimes, paid to travel. And that's the dream, right? Doing what you love and at the same time, getting something from it. It's not just like that. You have to work as well. I mean, the way you see things as a traveler will become different the way you see things as a travel content creator. There are times that I just want to chill down, just do nothing and not bring out my camera or do some stuff. I mean, it's gonna be hard if you're focused too much on the content and you forget the present moment. That's why when I arrive there at a certain location, I do all my stuff first for the content. And then I allot time, spending my time on the present moment without camera. Like, if you have 1 hour at a certain location, I used to allot 70% for content and 30% for the present moment. But then I realized I should not forget why am I here. It's not really about the content. It's about being present in the moment. So now, as I grow older, I usually spend 70% for the present moment and 30% for the content. I've been doing this travel thing, travel videography, travel content creation for 5 years and I'm getting used to it. But as a creative, there's also consideration. Like, I want to get this shot, I want to get this frame. Even though I want to get them all, I don't force myself to do it all because I'm kinda avoiding creative burnout. If you shoot too much, if you content too much, it's gonna be hard. Oh, so tired. I'm hiking right now. Doing this podcast while hiking. Oh, so after 2 hours of trekking, nakarating na kami dito sa jump off and it's 11:30 a.m. Inabatin kami ng 2 hours pababa. Medyo late na kami. So we're now heading to General Santos. We're heading to Sarangani. So, yan. Kuya, ilang oras ang biyahe? 45 minutes ka from T'boli and Gensan. Naghiwalay na kami ni Catrish dahil pupunta na siyang airport at pagkatapos nito, bala kong pumunta sa Sarangani na babiyahe pa pala ako ng mahigit 3 oras. Feeling ko kaya ko. What a tiring day after hiking for 3 hours from Lake Holon and finally I arrive here in Gensan.
I was supposed to visit Sir Rangani, but then I decided na not to push through. I think pabalik na rin sila ngayon, so... Oh, nalulungkot ako. Hindi ko mapupuntahan yung Sarangani. Yun. As part of Soccsksargen, non-stop traveling. So I think I need to pause for now because it's ang dami nangyari ngayong araw after transferring 4 rides from Habal-Habal to bus to another bus and another tricycle. So yun. Kapagod, overwhelming. Sad to say, I had to skip Sarangani for now and I will be resting here in Gensan. Pahinga na muna tayo. Kamusta? Kamusta? Wala bang tulog? Wala bang sila tulog? Pero ako, masaya. Naghapunan kami along the way at may nakilala akong kapwa biker. Kinapala ko na rin yung mukha ko at nanghiram ako ng bike. Randomly may nakilala ko dito, timing naghahanap ako ng bike bukas. Hanapan mo ba ako ng bike? Opo! Hanapan mo ba ako ng bike? May bike ako, may bike siya. Okay. Pwede na may pahiram sa'yo. Opo, hello po. Hello. Grabe po, sobrang late na, nakakahiya. Hello po. Hi. Ayan, tuloy tayo ngayon at 5 a.m. Sobrang random lang, di ba? Sarangani Capitol. Yes. Sarangani ba talaga? Sarangani like, Province. Davao na yun? Alabel. Occidental? Alabel. Hindi. Sarangani Province talaga siya. Ah, iba yung may Sarangani Province. Hmm. GBC, hello sa mga Gensan Vikings community. Yes. So, sasamahan niya ako going to Sarangani. Namiss ko yung Sarangani. So, po siya dito kahit pagunda-pagod ako. Ilang araw ko ng tulog. Pero ayoko nung magsisisi ako sa huli na hindi ko siya nagawa. So, po siya. Welcome to Sarangani Province. At nag-side trip lang kami dito sa capital nila. Dito daw dati si Manny Pacquiao. So pag ano, Sarangani, parang si Pacquiao lang inaalala ko. So I think marami-rami pang pwedeng explore dito, but kulang na tayo sa time. But wow, look at this Capitol. Parang kung nasa White House. Sarangani. Bawal masiro sa Gil Challenge. Kailang days nila po? 352. Wow! 352 na yung naano ni Sir. So ano pong ano nyo, pag may mga instances na parang hindi pwedeng magbike, Ulo, kailangan talaga mag-bike. Wow! So, na-meet ko yung malapit na niya makompleto. 356 days na nagbabike. Wow! Nakaruta na daw si Sir sa Marawi. Gidnan. Oh, halimaw to si Sir. Kanan tayo. Ay- Thank you. Salamat sa bibingka. Literal 2 hours, 5 to 7. Anem, uwi na ako. Bye-bye. Parating na ako dito sa hotel after riding to Sarangani. Finally, Soccsksargen check. Memorable experience, backpacking journey. It's been a long time since my last backpacking. What? This ends my journey for 2022. Yes! Thank you, Soccsksargen. Thank you, the travel intern. And yun, see you on the next adventure. Bye!